Kasaysayang Umaga. Hi, ako si Ma'am Mariel mula sa Las Piñas National High School at nagbabalik muli ang AP Hub. Narito kami muli upang samahan kang tuklasin ang kasaysayan ng daigdig. Bago natin simulan ang ating talakayan, tayo ay magbalik-tanaw sa mga paksang ating tinalakay sa tulong ni Ma'am Mary Ann at Sir MJ. Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang heograpiyang pantao. Maaari mo bang ibigay kung ano ang kahulugan ng heograpiyang pantao? Mahusay! Ang heograpiyang pantao ay tinatawag din na heograpiyang kultural. Ito ay isang agham panlipunan na kung saan pinag-aaralan ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran, kung paano niya ito binabago at kung paano siya nababago o naaapektuhan ng kalikasan. Ano-ano mga saklaw ng heograpiyang pantao? Magaling! Ang saklaw ng heograpiyang pantao ay binubuo ng relihiyon, wika, lahi o pangkat-etnik. Maaari mo bang ibigay ang mga language family na kinabibilangan ng mga wika na ginagamit ngayon sa daigdig? Mahusay! Ang language family ay nagsasanga-sanga sa iba pang wika na ginagamit sa iba't ibang panig ng daigdig tulad ng Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Niger-Congo at Sino-Tibetan. Ngayon natapos na tayong magbalik-tanaw sa nakaraang aralin. Magtungo na tayo sa paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito. Sa bahaging ito ay susuriin na ito ng pag-unlad ng kultura ng tao sa panahong prehistoryko. Ang mabilis na pagbabago at modernisasyon dulot ng pag-unlad ng mga makabagong teknolohiya at mabilis na komunikasyon ay dahil sa kagustuhan ng mga tao na makaagapay sa mabilis na pagbabago ng pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Paano nga ba inabot ng tao ang ganitong kalagayan? Ito ay dulot ng kanilang mga malikaing kaisipan, inobasyon at kasanayan sa pakikiangkop. Ganon din ang mga tao na nabuhay noong prehistorikong panahon. Ang pag-unlad ng kultura ng tao noong prehistorikong panahon ay nahati sa dalawang bahagi. Ito ay ang panahon ng bato mula 2,500,000 BCE hanggang 4,000 BCE at panahon ng metal na nagsimula noong 4,000 BCE hanggang 550 BCE. Tinaguri ang prehistoriko ang panahong ito dahil hindi pa naisusulat ang mga pangyayari sa nasabing panahon at nakabatay lamang sa mga fossils at artifacts na nahukay. Ang panahon ng bato ay nahati sa panahong Paleolitiko na nagsimula noong 2,500,000 BCE hanggang 10,000 BCE at panahong Neolitiko noong 8,000 BCE hanggang 3,000 BCE. Binatay ang bawat yugto sa uri ng mga kasangkapan at sandatang nalinang sa bawat panahon. Nagsimula ang salitang Paleolitiko sa salitang Greek na palios na nangangahulugang luma at dito sa nangangahulugang bato. Ito ay nahati sa tatlong yugto, ang Lower Paleolithic Period na nagsimula noong 2,500,000 BCE hanggang 200,000 BCE, Middle Paleolithic Period noong 200,000 BCE hanggang 45,000 BCE, at Upper Paleolithic Period noong 45,000 BCE hanggang 10,000 BCE. Ang mga tao sa panahong ito ay umaasa sa kalikasan. Sila ay nomadiko o walang permanenteng tirahan. Pangangaso at mangangalap ng pagkain ng mga pangunahing gawaing pangkabuhayan ng mga tao noong panahong iyon. Ang kanilang mga ginagamit ay mga kasangkapang yari sa mga gaspang at malaking tipak na bato. Ito din ang panahon kung saan unang natuklasan ng apoy at ang gamit nito, tulad ng pagbibigay proteksyon sa mga mababangis na hayop at lamig ng panahon. Pinaniniwalaan na ang mga taong nabuhay sa panahon dito ay ang mga Homo species na nagtagumpay na makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinunang panahon. Sa huling bahagi ng panahong Paleolitiko ay natutunan ng taong gumuhit at umukit. Pinintahan nila ng mga larawan ng mga hayop ang mga dingding ng kanilang tinitirang kuweba
at sa katagalan ng panahon ay natutuloy silang gumuhit ng hugis tao. Ang panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato, natiyatayan nagsimula noong 8000 BCE hanggang 3000 BCE. Ito ay nagsimula sa salitang Greek na Neos o bago at Litos o bato. Sa panahong ito, naging mas maunlad ang mga kasangkapang ginagamit ng mga tao. Sila ay gumagamit ng mga kagamitang yari sa prekinis na bato. Ang mga tao sa panahong ito ay natutunan na ring maghanap ng permanenteng tirahan. Natuturing sila magtanim at mag-alaga ng hayop. Gumawa ng palayok na yari sa luwad, paghabi ng tela, at bumuo na maliliit na pamayanan. Alam niyo ba na may pamayanang nabuo sa panahon ng Neolitiko? Ito ay ang Katalhuyuk. Ang Katalhuyuk ay isang pamayanang Neolitiko na matatagpuan sa kapatagan ng Konya sa gitnang rehiyon ng Anatolia. Ang Anatolia ay ang bansang Turkey sa kasalukuyan. Ang Katalhuyuk ay isang pamayanang sakahan na tinatayang may populasyon na 3,000 to 6,000 katao. Ang pamayanang ito ay nahukay ni James Meillart noong 1958. Batay sa mga nahukay na artifacts at fossils, ang mga kabahayan sa Katalhuyuk ay magkakadikit ang dingding. At ang pintuan ay makikita sa bubuan ng kanilang tahanan. Ayon din sa mga arkeologo, ang mga yumao sa Katalhuyuk ay inililibing sa loob ng kanilang tahanan bilang tanda ng pagpapahalaga nila sa kanilang mga yumaong kaanak. May mga nahukay na mga damit na hinabi, mga alahas, at kutsilyo na gawa sa obsidian at salamin na nahukay sa pamayanang ito. Ang obsidian ay isang uri ng bato na mula sa bulkan. Ang mga taga-Katalhuyuk ay sumasamba sa female deity at ito ay napatunayan ng mga nahukay na figurine na tinatawag na Mother Goddess, na tinatawag din na Goddess of Fertility. Agrikultura at pakikipagkalakala naman na makagamit ang gawa sa obsidian ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Katalhuyuk. Noong 5000 BCE, sinasabing ang pamayanan ng Katalhuyuk ay nilisan ng mga tao dahil sa pagbabago sa klima o climate change. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao nang matutunan nila ang paggamit ng mga kasangkapan at sandatang yari sa metal. Ang panahon na ito ay tinatayang nagsimula noong 3000 BCE hanggang 550 BCE. Ito ay nahati sa tatlong yugto. Ang panahon ng Tanso, panahon ng Bronze, at panahon ng Bakal. Tinatayang nagsimula ang panahon na ito sa pagkakatuklas ng Tanso o Copper noong 3000 BCE hanggang 2300 BCE. Kalaunan, natuklasan ng mga sinaunang tao ang paghahalo ng tanso at lata o tin upang makagawa ng higit na matigas na mga bagay. Sa panahong ito, nagsimula ang paggamit ng bronze na tinatayang naganap mula 3200 BCE hanggang 700 BCE. Samantala, ang bakal naman ay natuklasan ng mga Hittites, isang pangkat ng Indo-Europeo na nanirahan sa kanlurang Asia noong 700 BCE na tumagal hanggang 1 BCE. Sa pagkakatuklas ng tao sa paggamit ng metal, mas bumilis ang pag-unlad ng kabiasnan. Sa pag-unlad ng paggamit ng kasangkapang metal ay nalilang rin ang mga kasangkapang pang-agricultural,
katulad ng Araro at Asarol na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga permanenteng tirahan na nang lumaon ay naging maliliit na pamayanan. Natuklasan din ang mga kagamitan at armas tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana, at sibat na gawa sa metal. Sa panahong ding ito, sinasabing nalinang ang mga sistema ng pagsamba at pakikipagkalakalan ng mga tao mula sa Europa at gitnang silangang Asya. Ang gawaing ito ay patunay lamang ng migrasyon at interaksyon ng mga tao sa mga naturang lugar. Kung ating susuriin ang yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao sa panahong prehistoriko ay dulot ng pagbabagong kanilang isinagawa bilang tugon sa kanilang pangangailangan at hamon ng kalikasan. Ito ay nagdulot upang sila ay makabuo ng kapaki-pakinabang na kagamitan at mga pagbabago sa kanilang paraan ng pamumuhay upang maisulong ang mga sinaunang kabiasnan. Ang mga impormasyong ito ay nagpapatunay lamang sa katagang necessity is the mother of all invention na maaari rin natin i-apply sa ating kasalukuyang pamumuhay. Madalas niyo marinig sa inyong mga magulang, mga lolo o lola o di kayo sa mas nakakatanda ang mga katagang noong panahon namin na kung saan madalas na kanilang pinatutungkulan ang kaibahan ng kasalukuyan sa panahon noon. Ngunit ano nga ba ang mga pagbabagong naganap sa ating bansa maging sa ating daigdig sa paglipas ng mga taon? Nagkaroon ng mga pagbabago gaya ng pagsasaayos sa mga daanan, pagpapatayo ng mga gusali, ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at ang pagbabago sa kilos at gawin natin mga tao. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ang mabilis na pag-unlad at pagbabago ng ating pamumuhay maging ng ating mundong tinitirahan. Sa bahaging ito ay ating bibigyan diin kung bakit mahalaga na ito'y inyong maunawaan. Una, sa loob ng maraming libong taon ay namuhay ang mga prehistorikong tao sa pangangaso at pangangalap ng pagkain sa paligid. Kaakibat ng pagharap nila sa mga hamon sa kanilang paligid gaya ng pag-atake ng mababangis na hayop, malamig na klima at kawalan ng maayos sa tirahan ay ang unti-unting paglinang ng mga kagamitang yari sa bato at sa metal. Kaakibat din ng kanilang pagharap sa mga hamon sa paligid ay ang kanilang pagpapaunlad sa kanilang mga kasanayan at kakayahan. Sa kagustuhan ng mga tao na malampasan ang hamon, limitasyon at banta ng kanyang kapaligiran at matugunan ng kanyang mga pangangailangan, pinaunlad niya ang kanyang sarili. At ikalawa, dahil sa kagustuhan ng mga tao na magkaroon ng seguridad sa pagkain, kanilang pinaunlad ang pagtatanim na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga permanenteng tirahan at pamayanan. Sa mga pamayanang ito, unti-unting nalinang ang sinaunang sibilisasyon ng mga tao. Mahalaga mong maunawaan na ang paghahangad ng tao ng seguridad ang nagtulak sa kanya upang makipag-ugnayan sa iba, sumali sa isang pangkat at bumuo ng mga organisasyon sa lipunan na kinalaunan ay naging katangian ng sinaunang sibilisasyon ng daigdig. Ating subukin kung may natutunan kayo sa paksang tinalakay natin sa araw na ito. Suriin kung saan panahon naganap ang mga sumusunod na pangyayari. Sabihin ang P kung ang pangyayari ay naganap sa panahon ng Paleolitiko o Lumang Bato. At N naman kung ang pangyayari ay naganap sa panahon ng Neolitiko o Bagong Bato. At M kung panahon ng Mitan. Una, ang paraan ng pamumuhay ng tao sa panahong ito ay nomadiko. Tama! Mamaw rin, bakit may tuturing ito na naganap sa panahon ng Paleolitiko?
Sa panahon ng lumang bato o paleolitiko, ang mga tao ay lubusang umaasa sa kanilang kapaligiran. Kaya naman, sa tuwing mauubos na ang pagkain na kanilang nakukuha sa isang lugar, ay lumilipat at maghahanap naman sila muli sa ibang lugar upang makahanap ng kanilang mga pagkain. Ikalawa, sa panahong ito, naipakita ang pagpapahalaga nila sa kanilang yumaong kaanak sa pamamagitan ng paglilibing sa loob ng kanilang tahanan. Tama! Mamariel, bakit ito may tutuling na naganap sa panahon ng Neolitiko? Dahil sa panahon ng Neolitiko, natuto ang mga tao na magtayo ng permanenteng pamayanan tulad ng katalhuyong. Kinakikitaan ang pamayanan ito ng mga labi ng yumao sa loob ng kanilang tahanan. At pangikatlo, nalilang sa panahong ito ang mga kasangkapang pang-agrikultural tulad ng araro at asarol. Tama! Ma'am Mary Ann, bakit naman ito may tuturing na naganap sa panahon ng metal? Dahil sa panahon ng metal, natutunan ng mga sinaunang tao ang magpaunlad ng kanilang kagamitan na nakatulong sa pagpapabilis ng kanilang gawain tulad ng gawain pang-agrikultural. Sa panahon ngayon, mabilis na mapapalit ang mga modelo ng mga cellphones, computer at iba pang kagamitan. Mapapansin din natin na palitan na ang mga 4G internet na mas mabilis na 5G internet na higit na makakatulong sa kasalukuyang mga online classes at iba pang online activities. Napakabilis ang pag-unlad ng kaalaman, produkto at teknolohiya sa ating bansa, maging sa buong daigdig. Ang mga teknolohiyang ito ang nagiging dahilan ng interconnectedness at interdependency ng mga bansa sa daigdig na isa sa mga pangunahing katangian ng globalisasyon. Tulad ng paksang ating tinalakay, ating makikita na katulad sa kasalukuyang panahon, ang tao ay nakikiangkop sa kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng pagdidibuho ng mga kagamitan na makakatulong sa kanila upang mabuhay. Sa pagdaan din ng panahon, natuto ang mga sinaunang tao na ito na makisalamuha sa kanilang kapwa na naging dahilan sa pagbuo ng mga pamayanan. Sa kasalukuyan, makikita natin na mas umuunlad at mas lumalawak pa ang mga ganitong mga gawain. Sa panahon ngayon, gamit ang makabagong kaalaman, tayo ay nakakalikha ng mga makabagong teknolohiya upang mas mapadali ang mga gawain sa ating buhay. Katulad ng internet na naging dahilan ng mga mabilis na komunikasyon at mas madaling pagkuha ng impormasyon. Ganon din, ang mga modernong teknolohiya ang nagpabilis sa produksyon at pagkapalitan ng mga produkto sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaakibat din nito ang pagyabong ng palitan ng kaalaman at maging kultura ng iba't ibang bansa. Bagamat pinaunlad ng globalisasyon ang ating pamumuhay at ekonomiya ng mga bansa sa daigdig, ito din ay isa sa mga naging dahilan upang ang iba sa atin ay hindi lubusang makilala ang ating sariling kultura at hindi tangkilikin ang mga sarili nating produkto. Mahalaga na habang tayo ay umaagapay sa globalisasyon, huwag nating kalimutan ang ating sariling kultura at identidad bilang isang Pilipino. Gamitin natin ang globalisasyon bilang instrumento sa pagpapakilala ng ating lokal na kultura at produkto at talento ng mga Pilipino sa ibang bansa. Gamitin natin ang benepisyo ng globalisasyon sa pagpapaunlad ng kultura at ekonomiya ng ating bansa at ang global na perspektibo sa pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin na kinahaharap sa ating lipunan. Tandaan, tahakin natin ang sabay-sabay ang kaunaran at umagapay sa globalisasyon nang hindi natin kinakalimutan ang ating sariling kultura at kasaysayan. Sa pagsabay sa globalisasyon, ating ipagmalaki ang ating kultura at lingunin ang ating kasaysayan. Upang mapalalim pa ang inyong pag-unawa sa paksang tinalakay, sagutan ang mga gawaing nakapaloob sa inyong module at sanayang papel para sa araling ito. Salamat sa panonood sa aming video lesson. Tandaan, matuto sa nakaraan, maging mulat sa kasalukuyan dahil ikaw ang saysay ng kinabukasan. Paalam!